Ah, today I'm going to go home. I have a taser. Nina, no, I think we should taser him and throw him into the shark tank in Mungo. Mungo. No. You think nagluluto kasi ako ng gabi, ng gabihan namin. Kasi sa tanghali, hindi na ako nakakaluluto. So, samahan niyo ako maghiwa-hiwa. Habang nanimood, siyempre. Watching the king movie. I feel so alive. I feel like one of those people I'd make fun of. I feel like I believe in unicorns. Did I put in the wolf bait? I can't remember. Hey, Clara. Thank you, darling. Thank you. Oh, well. Kami ako nahihiwain parang hindi nakakaiyak. Siya na yung pinakalas. Nahihiwain. Ito parang bulok na. Goodness. Wow. Stupid sign off that machine. Free cappuccinos for everyone. Buongiorno, buongiorno. How are we all doing? Anyone seen Isabel? No. Oh, why? Because I miss her. Because I'm really good at sibuyas. The test scores. How did Isabel do? 99% the top mark? What are you going to tell me? This is great news. Of course she got a 99%. Because she's dynamite. Absolute dynamite. High fives all the way around. Oh, yeah. Jack, there is a problem. Your score? 32%. That's better than zero, huh? You know what? That's just constructive criticism. The dog's smart higher than me. He's a cute dog. Yeah. What do the comment cards say? Oh, they don't really, Pasensya Jack na guys sa aking background dahil yan pong mga nakatoon like ay mga blind school yan. Who cares? It just means we got hard work to do. Nagsusupply kami ng blinds, mga Korean blinds, tapos wall cladding, ganun. Is it just my imagination? Or is the room actually brighter with your hair? Look at this bundle of miraculous talent. Inuubos ko rin ang bawang. Pala, pagka pagluluto ako. Lahat ng niluluto ko mga beshi ay talagang inuubos ko ang bawang at sibuyas para mas malasa, mas masarap. Darren, I think we should buy a house and I found one that I love. Yeah. You nailed that! I'm about to have a heart attack. Isn't she great? And now I kiss her because she's in love with our so new dapat house. Dapat lagi mo pinipisa para mabilis siya ma-open. You're on the scene? No, she isn't in the scene. This isn't happening. Ito nga dapat para kumari si Karina Lisa. Rewrite! Go! Rewrite! Ito nga, diba? Everyone, Isabel needs a joke. I would love a joke. One joke coming up. Oh, and then I kiss her because she's so funny. And a job. She needs a job. Yes! Make this woman the CEO of a multinational corporation. Good idea, Jack. No, great idea. And then I kiss her because she's so powerful. Nakakaiyak din yung bawang beshi. Nakakaiyak din. Too much when it happened. Nakakaiyak. And Clara, please pick up the phone. Something terrible is happening. Something terrible is happening. I know. It wasn't supposed to. You should never, ever get involved. I'm not involved with him. Thank God. Which is honor? So, hiwain ko na siya. I'm just being Endora. Isabel, actors look normal, sometimes better than normal, but deep down, there is no deep down. Now, I thought you were safe. He loathed you. What on earth happened? A little witchcraft, I suspect. Even though we weren't going to do it, were we, darling? I'm Nigel Bigelow. I'm Isabel's father. How do you do? Oh, Daddy, we talked about this, remember? I know who you are. I've seen everything you've ever done. Kamo nang ganyan kalalaki para may makagat-gat ka ang mga. And then, bumili ako niya sa palengke na ampalaya na dahon. Actually, gusto ko talaga may dahon na ampalaya. Pero madami.
Gusto ko nga hindi natanggalin sa tangkay, pero kailangan. Tapos, of course, bulaman. Tapos, dalawang sili. Tapos, kamatis. After yung tatlo to, kaya lang, nilagay ko sa palang itlog. Kukunin ko muna yung iba na sa rep. Yes, that's a yes. No! I'll be by it. Great. I mean, I'll be by at 8. Stop by if you need anything. I'm right here. Okay. And Clara! Undo it! Undo it! You overdid it! Undo it! Yun. Nagasang ko, guys. Ito kasi, itong lugar na to, paggawaan namin to ng mga blinds. So, tumatambay ako dito pagka tanghali dahil sobrang init talaga sa taas. Hindi na ako nag-aircon kasi sayang sa kuryente pag sobrang init. Mamaya ako pabubuksan ng aircon mga alas 4 or alas 5. Pero dahil magluluto tayo, kailangan dito tayo sa baba. May kusina naman kami, kaya lang. Ayoko dun. Mainit masyado, mainit dun. Masarap kasi dito tumambay pagka half tanghali dahil palamig, dahil nga, yan nga ito naman. Kung makikita mo yung mga karton-karton, may mga lamang brands yan. Hindi lang namin ano. Yan yung mga sobra ng kliyente. Ito naman. Sobrang dami yan. Yung iba nga gusto ko itapon, kaya lang. Nanginay ang asawa ko. Kaya dito ako sa pagawa. So, iwa ko na. Mamaya ako nahugasan. Pagtanggalin natin mga buto. Gusto ko talaga na lang naood. Kayo lang ba? Ako lang ba? Ako lang ba? Ay, say thank you. Naiwan ko yung susi ng motor. Kaya naman magtanakaw dito. Sa tagal namin dito sa Makati. Almost 23, 24 years kami nandito. So wala pa naman kaming... Kasi wala naman mananakaw. Yung susi lang ng motor. So ganitong hiwa ko para mas masarap. Gusto ko kasi talaga sa Ampalaya yung mapait. Kaya maganda din ito sa kalusugan. Tapos, sa munggo, hindi ako naglalagay ng chicharon. Hindi ko alam bakit hindi ko feel na magkaroon ng chicharon sa... Ano, parang ano talaga ako, nauumay ako. Masarap lang siya kainin. Gusto ko siya mas crunchy. Ayoko yung hindi crunchy. So, yan na. Nabasawa ko na siya. Ay, hala, mali pala na naman. Mali na naman ito. Pang ano ito eh, pang hitlog. Saan na lang ako? Ganyan pala dapat, Diyos ko Lord. Ganyan, Diyos ko, ba't ganun? Ganyan dapat. Kaya nang ginawa ko yung pang hitlog eh. Pero ganyan. Hindi naman pang karanderiya. Pang kain lang. Pasili. Tanggalin lang natin yung ano. Pampaano lang to. Pampatanggal ng langsa. Ayan. Ay, hindi, pampaano lang. Ayan. Next. O, ito na. Kanina, fresh pa siya dahil sobrang init nga. Ito na. Nabili ko to. 40 pesos din. Oh, ang haba. Diba? Parang ending lang. So, isa-isahin ko siyang mag-ikunin. Maganda naman kasi ang palayo talaga. Lalo na sa katawan.
Tapos mali sa gabi, hindi na ako kumakain. Dahil na, nagdadayot-dayoting. So, nagluluto ako pagka every night lang. Kasi para sa asawa ko, dahil ang asawa ko ay naiintindihan niya na hindi ako morning person, ganun. Pagka, ayun, hindi kasi ako morning person mga beshi, so hindi ko siya napagluluto. Dahil lagi ako napupuyat. Ewan ko ba, pagka matanda ka na, napupuyat ka na. Ewan ko ba sa mga ano natin, sa ating... Pero gusto kong matulog na maaga, beshi. Natutulog ako, alam mo gano'ng kaaga. Minsan alas 5 ng hapon. Lalo na pag hindi ako magluluto, yung tamad na tamad ako. So, ang tendency, ito, kwentuhan lang naman tayo, diba? Ang tendency, ano, gagigising ako ng alas 9 ng gabi. So, ayun, puyat ang lola mo, te. Alas 3 na makakatulog. Aba. So, yun na nga. Ako pala ay taga, ano, kwento na lang tayo, guys, habang inaayos ko to. Ang aking, ano pala, ay... probinsya ko pala ay Palawan. At ang napangasawa ko ay taga Palawan din. Sa tagal kong naganap ng jowa, taga Palawan lang din pala din sa 23 years na. Sa 23 years na kami dito sa Maynila. Ay, hindi naman 23 years. Doon pa ako nakahanap ng magiging asawa. Kaya nakakatuwa din. Talaga na mabait yung naging asawa ko, Bench. Sobra. Nag-aaway kami, oo, pero naaway ko lang para lang may mapag-awayan. Ganun ako katindi. Ngayon, sobrang busy niya sa trabaho. Dahil yung nag-wall cladding siya. Pinupuntahan niya yung mga kliyente. Tapos, ayun, si Saulo. Hi ka! Ayos mo! Hindi ka nakikita! Tingin ka dito sa camera. Boom! Okay na. So, yun na nga. So, hindi ko na naiintindihan ang aking pinapanood. So, mamaya lang ulit. Yun na nga. Nagkakilala kami sa Palawan. Tapos, kasi mahabang istorya. That time kasi, ano, heartbroken ako. Doon sa ex ko na pumunta ng Taiwan. Heartbroken ako. Tapos, nung na-heartbroken ako, beshi, dinadala ako sa Palawan. Kasi nga, yung lola ko dun, tawag dito, may sakit. So, kailangan may magbantay. So, grinab ko yung opportunity na makapunta ng Palawan. Kahit na ayoko dun. Kasi wala naman akong tropa dun, wala akong barkada dun. Tapos, grinab ko ang opportunity para makapunta doon, para makamove on na rin, te. Kaya ang nangyari, yun na, doon ko nakilala yung asawa ko. So, malapit na tayo matapos, sasunod ko naman ikwento yung paano kami nagkakilala. Diyan mo lang yung kakain, ba? Sumo? Sige na, kainin mo. Busin mo yan, ha? Nagbanana ko yun na yun, pero gusto niya pa rin kumain. Pero payatot lang. Alam mo, masipag yung batang yan. Hindi yan nagre-reklamo. Tsaka ano, buhay niya na yan. Actually, taga-Palawan din yan. Yan yung buhay niya doon. Yung taga-walis, taga-linis ng paligid. Ayaw niya yung madumi, ayaw niya yung may mga kalat-kalat. Kaya simula nang dumating yan, last October, yan. Naging ano na. Naging masip, malinis na yung bahay namin kasi mga tumad din yung mga tao dito. Alam mo naman. Naghuhugas ng plato kahit hindi naman sinasabi. Tapos, siya yung inuutosan ko pagka ano. Tapos, pagka gusto niya, yung sarili niya lang yung inaasikaso niya. Paglalaba, siya lang din yun. Kasi hindi naman siya ano, pabigat. Gumaan pa nga buhay namin dahil nandyan siya. So, isa din sa ano, mahal ng asawa ko yan, ng kapatid niya. Kaya minahal ko na din. Siyempre, pagka wala, pagka tanghali,
wala ang asawa ko, wala nasa trabaho. Nag-ano lang siya. Bumibili lang kami ng lutong ulam kasi dalawa lang naman kami kakain. Tapos hindi ko alam, basta dalawa lang kami kumakain. Tapos sila Mark, yung asawa ko, gabi pa umuwi. Minsan hapon, ganun. Kaya talagang sa gabi lang ako nagluluto. Malapit na tayo matapos. Pero gusto ko talaga lahat. Patanggal, beshi, sayang, mahal-mahal. Kailangan, ano, tag dito, meron kang, ayun, sayang yung mga dahon, beshi. Masarap to sa ano, sa munggo. Alam mo ba dati, gusto ko talaga yung, kasi basta medyo nagkaroon kami ng conflict ng asawa ko nung time na naging kami. Kasi makapag-iwalay sa akin yan. Ganyan yung tsura niya, makapag-iwalay sa akin. Kaya parang nasaktan ako. Kaya sabi ko sa kanya, magpo-foreigner na lang ako pagkatapos niya. Kaya lang, kumbaga utak naman yung gagamitin ti. Sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayabang, maraming nagkakagusto sa akin, foreigner. Hindi lang halata. Yabang. Pero sabi niya, bakit? Jowa mo naman ngayon, Pil-Am, ha? Alam mo ibig sabihin ng Pil-Am? Pilipinong amo. Siya nagsabi nun. Pero alam mo, gwapo ang asawa. Gwapo. Yun, medyo wala na siguro to. Okay na to. So, mamaya, pag iniwan ko yung kalat dito, siya na yung nag-ano. Pero dahil yung brother-in-law ko na yung nag-ano nito. Kaya ang gagawin natin, ito na. Lagyan na natin yung basura. Kasi pag nakita niya ito dito, naka po! Hindi imik yun. Hindi mo na kailangan utusan. Siya nang gagawa. Pero minsan lutusan ka pala. So yun ang tawa pa rin natin mga beshi. So, malapit na ma-ready. Actually, nagawa ko na yung munggo. Kumbaga na, napaano ko na kanina, napalambot ko na. So, gigisa na lang yun mga beshi. Tapos, bumili ako ng mga 3/4 na pork chop para sa paghalo ng munggo. Sa pagpanghalo sa munggo. Kasi ayoko talaga ng chicharon sa munggo. Kaya nandibili ako na umayak, parang nakapakaano. Masarap siya sa crunchy-crunchy lang. Ganun. So, hintayin natin maluto yung munggo. Ay, hindi. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano magluto ng munggo. Let's go!